Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, huwag mong bawiin sa amin ang iyong kagandahang loob na nagpagindapat na kami maging iyong lingkod at nagdudulot sa amin ang iyong palagiang pagkupkup. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin, "Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaak na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi, gaya ng mga bituin sa langit at buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay ang pinakamaliit na bansa dahil sa aming mga kasalanan. Kami ang pinakaaba ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamangyan. Wala man lamang lugar na papaghandugan
upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon, nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libo-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin, yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabagan mo kami at saklulohan. Muli mong iparanas sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas at sa gayoy, muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noumpay na hayag, pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw. Ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Magsisi tayong mataos, alinang loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y tumulo at manong ba sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya.
Unang dinala sa kanyang isang may utang na 10,000,000 piso. Dahil siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyong lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam natin mga kapatid na ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paghahanda para sa muling pagkabuhay ni Jesus. At laging ipinapaalala sa atin na ang isang pinakamagandang paghahanda ay ang paghahanda ng sarili. Ang paghahanda ng ating mga puso, ang paghahanda ng ating kalooban. At kasama po sa paghahanda ng ating mga puso at kalooban ay yung kakayanan nating magpakumbaba at humiling ng kapatawaran. Ngayong panahon ng Kwaresma, tinatawag po tayong humiling ng kapatawaran mula sa Diyos at mula sa mga taong ating nasaktan. At kasama din po doon mga kapatid, sa ating paghahanda ng puso ay yung kakayanan din nating magpatawad. So una mga kapatid, isang bagay upang maihanda natin ang ating mga puso ay humiling ng kapatawaran at pangalawa, yung kakayanan nating magpatawad. Mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, may tanong si Pedro kay Jesus. At ano ang tanong ni Pedro kay Jesus? Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala? Ang tanong ni Pedro, makailan? Paulit-ulit pong nagkakasala, makailan beses ko po siyang dapat patawarin? At ano ang sagot ni Jesus? No? Sabi ni Pedro, makapito po ba? Pero ang sagot ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Ano po ang pinapatungkulan nito mga kapatid? Na ang pagpapatawad, hindi binibilang, kundi ang pagpapatawad, walang hanggan. Aminin po natin mga kapatid, minsan tayong mga tao, may mga pagkakataon na binibilang natin kung ilang beses tayong magpatawad. Minsan sasabihin natin doon sa mga taong nakasakit o nasaktan natin, nakakadalawa ka na ha, huli na yan. Minsan sasabihin natin sa kanila, oh,
punong-puno na ako sa iyo. Nagtitimpi na lang ako sa iyo. Mauubos na din ang pasensya ko. Pero tandaan natin mga kapatid, si Jesus hindi nagsabi na hanggang saan, hanggang kailan magpatawad. Kundi yung pagsasabi ng Panginoon ng 70 ulit pa nito ay nangangahulugan na ang awa, na ang pagpapatawad walang hanggan. Dahil ganoon ang pagpapatawad na nararamdaman natin at natatamasa natin sa Diyos. Kahit anong pagkakasala natin, kahit anong bigat ng pagkukulang pagkakasala natin sa Diyos, mas namumutawi ang kanyang pagpapatawad. Mas namumutawi ang kanyang kapatawaran. Kaya nga marahil ang sasabihin ng ilan, Father, hindi naman ako Diyos. Hindi naman ako Diyos para magpatawad. Pero minsan aminin din naman natin ang realidad na ang pagpapatawad hindi madali. Ito, lagi ko po itong sinasabi. Baka kasi marahil pagkatapos ng misang ito, tatawagan po ninyo lahat ng mga kaaway ninyo at sasabihin ninyo, pinapatawad na kita. Ang sabi ng matabang pari sa Quiapo, magpatawad. Pero alam niyo po ang tawag doon, hindi pagpapatawad. Ang pagtawag po doon, pagiging hipokrito at hipokrita. Dahil aminin natin o hindi, ang pagpapatawad, isang proseso. Forgiveness takes time. Kaya nga sa araw na ito, buksan ang mga puso, buksan ang kalooban upang sa dulo ng buhay natin, nandoon at may kakayanan tayong magpatawad. Sabi po nila, to forgive is to forget. Pero napakagandang pagpapaalala sa atin na ang pagpapatawad ay hindi lamang tayo'y makalimot, kundi ang pagpapatawad ay pagpapaalala sa atin na tayo ang unang pinatawad. At kung tayo ang unang pinatawad ng Diyos, sino tayo para hindi makapagpatawad ng ating kapwa? To forgive is not simply to forget, but to forgive is to remember the mercy, the goodness, and love of God. Ang pagpapatawad, proseso. Minsan, kailangan nating maglaan ng oras. Pero buksan natin ang puso natin sa oras na ito, sa araw na ito, at paalala natin sa ating sarili, tayo ang unang pinatawad. At sino ang nagpatawad sa atin? Ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatawad, walang nagbibilang. Dahil ang pagpapatawad ng Diyos, walang hanggan. Kung tayo ay nahihirapan magpatawad, alalahanin natin kung ilang beses tayong paulit-ulit na pinatatawad ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang tayo ang kanyang bayang nakararanas ng kanyang pagpapatawad ay maghatid ng kagalakan ng pagkakasundo sa mundo. Ang ating panalangin, Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan.
ang simbahang pinalaya ng dugo ni Kristo naway mamuhay sa pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang Kristiyano naway mapagsama sa ilalim na nag-iisang ebanghelyo ng pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa naway matutong magpatawad at umunawa sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ating lahat nawang matutuhan ang habag ni Jesus upang tayo ay makapagpatawad sa isa't isa mula sa puso. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ama naming nasa langit, lagi mo nawa kaming palakasin ng iyong pag-ibig at habag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay upang kami kalugdan mo at ganap na kasihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinemes ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal sa pagkapakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalugdan at ang pagkapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Sa sakit iyon.
puso'y iyo. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na March 7, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makaisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, ground floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng gabi. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Tayo. Ama naming mapagmahal, pamaliginawa kaming buhay ng pagsasalo namin sa banal na paikinabang at dulutan nawa kami ng iyong kapatawaran at patataginawa kami sa tapat na pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay salisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre, Nazareno, inulwalhati ka namin.